So ngayong gabi, didiscuss natin ang YouTube handles. Yan. Hindi ko alam kung gaano karami sa inyo nakareceive ng email recently lang. Sinabi ni YouTube, introducing YouTube handles. Kailan ito mangyayari? It will be rolled out in beta ng November 14, 2022. So maaaring hindi sabay-sabay tayo magkaroon, pakonti-konti lang, merong mga mauuna, huwag magtatampo. Right? Ano ba yung YouTube handles? YouTube handles is one way for people to look for you faster, easier, para matag ka ng mas madali. Basically, YouTube handle ang ipapalit sa personalized URL. You can also call it username. Bakit username? Di ba sa Instagram, merong at, pag yung ano, Instagram at, tapos yung pangalan mo, at manong Bluetooth. TikTok at manong Bluetooth. Di ba yun yung mga username natin sa TikTok, sa Instagram? So dahil sumasabay sa trend, ang YouTube, instead of personalized URL, gagawin niya yung parang username. Ang tawag niya, YouTube handles. Now, ito yung catch. Kung may personalized URL ka na as of right now, automatic, i-reserve na nila yung personalized URL mo as your YouTube handles. So wala na iba makakagamit niyan, not unless tanggihan mo. Kapag sinabi niya, oh, pwede ka na pumili ng YouTube handles. Gusto mo bang gamitin itong personalized URL mo as of right now? Pwede mo tanggihan, pwede kang gumawa ng bago. Ang pagkakaiba rin yan, yung personalized URL kasi, nakalimit din sa channel name mo. Like for example, ang channel name ko, Manong Bluetooth. Hindi ko pwedeng gawing personalized URL Manong B. Kailangan Manong Bluetooth din, lagyan ko lang ng number or something. Sa YouTube handles, I can choose at Manong B as my YouTube handles as long as available siya. Sa mas madali, mas maiksi, di ba? Ano ba yung mga dapat natin tandaan? Yung YouTube handles can be up to 30 characters. Ang kagandahan niyan, pwede siyang iba sa kung ano yung channel name mo. Like for example, ang channel name mo is JRSS Live Motivational Mindset. Pwede mong gawing YouTube handles lang is JRSS Motivation. Di ba? Para mas maiksi. Para hindi mas mahirap i-type, hanapin, matandaan. So yun yung advantage nun. At the same time, wala na rin requirement. Di ba sa personalized URL, merong requirement na kailangan maka 100 subscribers ka muna bago ka makapag-create ng personalized URL. Yung YouTube handles will be open to everyone starting November 14. So again, baka hindi tayo sabay-sabay, pero sooner or later, magiging available na siya. Automatic, kung ano yung YouTube handles mo, yun na rin yung magiging personalized URL mo. Now, wala pa tayong information kung pwede magpalit, gaano kadalas pwede magpalit ng custom ng YouTube handles, kasi nga sa November 14 pa siya magiging effective. But basically, as of right now, hindi na nakakapag-create ng personalized URL, wala nang option to change it because again, YouTube will be changing it to YouTube handles. So ano yung epekto sa atin ito? This will be an easier way for other or for our viewers to find us. Mapasalabas ng YouTube or sa loob, di ba? Kasi pwede lang i-type youtube.com at for example, Manong B, mas madali tayong mahanap sa URL, ilalagay na lang yon. Ano pa yung epekto sa atin ito? Yun nga, yung sa personalized URL, hindi na siya, wala na siyang requirement ng 100 subscribers. As long as kung ano yung handles mo, yun na rin yung magiging personalized URL mo. If you will not be choosing a YouTube handles, YouTube will choose one for you that you can change anytime. Pero after mong i-change yun, again, wala pang instruction or information kung gaano kadalas ka pwede magpalit. Ano pa ba yung mga importante na dapat tandaan doon? Ayun nga, pwedeng hindi siya kapangalan ng channel mo as long as available yung pipiliin mo handles. Iniisip ko yung mga dapat pantandaan eh. Ayun, yun lang sa ngayon. So basically, yung YouTube handles yung ipapalit sa personalized URL.